What's up guys? Nandito ka ngayon sa tutorial ng Kotopi Basic. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, hit the subscribe button. Yo! Boom! The thing goes grrrr! So hello guys, our topic for today will be all about exporting. So as you can see, medyo naiba ang setup ko ngayon. I am having a video call with myself. Actually, I am using two different devices. One is my laptop and one is my cell phone here. Ayan siya. Ayan. Ayan. So, I am using my cell phone and I am using my laptop. Bakit ko naman siya ginagamit? Because of our topic for today. Because we have to export our EPUB or our ebook files in a cheap and free way. Okay? So, magpe-present ako now. Ang gumagamit ako ngayon ng Gmeet. This is the platform that we are currently using sa mga teachers, no? To have our conferences and to have our meetings. Yan. Gmeet po ang ating ginagamit. Alright. So, as you can see, I have here, ayan, meron ako, nandito yung aking entire screen. Punta tayo ngayon dito sa Kotobi. So, this is a brain power. Kinatawag kong brain power yung aking mga assessment. No. Alright. So, what are we gonna do is we are going to export this as a file. Alright? We are going to export this as two different files. First one, before we go into exporting, alamin muna natin what are the two main reasons why do we export. We have two main reasons. Actually, I personally have two main reasons on why do I export. First reason, gusto ko muna siyang iwanan. Wow, may pag-iwan, no? So, gusto ko muna siyang iwanan at babalikan ko rin naman. Alright? So, babalikan ko rin naman siya the other day. For example, I'm just tired of doing my module the entire day and I just wanna come back tomorrow and then continue my module. So that is the first reason why will I export. The second reason kung bakit ako mag-e-export is gusto ko na siyang i-export as an ebook. Na gusto ko na siyang pakinabangan ng aking mga children or students. Alright? So those are the two different reasons kung bakit tayo mag-e-export. Now, with those two different reasons, we are going to have a lot. Alright, may mga nag-i-email sa akin. So, we are going to have a lot of ways on how to export this. And that is our topic for this morning, for this day. So, first we have the file. Ayan, nakikita natin dito yung file. All we need to do is to click it. Alright, so we have the save and save as. And save and save as has two different functions, alright? Save, or meron tayong control key shortcut key na control S. Ang save po ay ginagamit natin to save the existing file. For example, etong file na to ay ginawa mo kahapon, inopen mo to ngayon, gusto mo siyang isave o gusto mong isave yung mga changes niya sa file na ginawa mo kahapon. Hindi ka mag-new document, in short. So, you are going to control S or save. Pero ang save as, yan po ay sinisave natin kapag ka gusto mong magkaroon ng another document. Alright, uulitin ko po, save, existing file, isisave mo siya sa existing file. Save as, isisave mo siya as another file. Alright? So, since gusto ko na siyang isave, for example, as an EPUB, since itatry natin siya kung mababasa siya sa cellphone, di ba? So, ayan, punta tayo sa file, save as. Ayan, save as. I'm sorry, save and save as, it should be exported as a KPUB. I'm sorry with that. Save or save as, again, isisave mo siya as KPUB. So, ibig sabihin, editable siya. Alright? Pero kung gusto mo na siyang i-export as an ebook, dito tayo pupunta sa export, export ribbon. As we can see, we have a lot of choices on how we're going to export it. Punta muna tayo dito kasi medyo mahaba-habang discussion to.
export standard files. Alright, so as we can see, we have the EPUB, EPUB encrypted, Kindle, PDF, and Word document. So sa EPUB, ito yung standard, ito yung default. Alright? So ito, kapag kin-create mo siya, mag-create ka ng ebook, standard siya. Next one, we have the EPUB encrypted. Unfortunately, we can just access this if we upgrade our, if we will upgrade our application. So, ang pinagkaiba nilang naman sa EPUB, as we can see, it is encrypted. Ibig sabihin, para ma-access siya ng bata, meron kang certain password na ilalagay o ibibigay sa kanila para ma-control mo rin kung sino lang ang makapag-access ng module mo. Next one, we have the Kindle. This is just, actually, for me ha, this format is not suitable for us since it targets the Kindle devices. And unfortunately, and honestly, I am not yet familiar with these kinds of devices. Next one, we have the PDF file. Alam naman na natin kung ano ang PDF file, no? Kapag kakindrate natin siya as PDF file, yung mga interactive content natin, for example, yung YouTube, yung linking, yung pop-up message, hindi siya magiging possible o hindi siya ma-access ng ating reader. Next one, we have the Word document. Ang Word document, alam din naman natin siya, na kapag kasinave natin siya as Word document, yung mga interactive content din natin, such as quizzes, YouTube, linking, ay hindi rin siya magiging accessible. So, para maging accessible yung mga interactive activities na ginawa natin, we have to create it as EPUB. Alright? So, we have to create it. Pinalitan ko po ha. Again, pinalitan ko yung file kasi hindi siya, mababagal siya and at the same time, hindi ko pa siya mapapublish dahil medyo mabigat yung file ko. So, pinalitan ko siya ng medyo magaan-gaan na file. Alright? So, kikreate tayo ng EPUB dito. Ayan. Pupunta po tayo ngayon dito sa target folder natin. Alright. So, as we can see, meron na akong sample. I-delete ko muna yan para hindi siya magdoble. So, meron akong EPUB dito. Ayan po. Makikita natin ang type ng document dito sa type, sa column na ito. So, we have the EPUB file. Meron akong isang EPUB file. Meron na rin akong dalawang type of EPUB file. Alright? So, isi-save ko siya as EPUB file and then I will save it as .NET. Alright? So, I will just save it and I will replace it kasi meron akong existing file. Alright? So, obviously, dinilit ko po yung .NET kanina na file name. I'm sorry, I cannot think of any file name as of now. Alright? So, habang hinihintay natin, tingin tayo dito sa folder. Ayan. Titignan natin kung mapupunta siya dito. So, ang ina-expect natin, we will be having an EPUB file with the file name of .NET. Ito po ay type ng EPUB. Rename ko lang siya ha, para hindi tayo nalilito. Kasi kapag meron tayong K-POB, etc., medyo nakakalito siya. Siguro, para we know that this is an EPUB file. Alright. EPUB. Again, so ito po ang i-export natin, ha? Ito yung in-export natin today. So, okay. Now, we're done with discussing this one. Punta naman tayo sa export web application. So, para saan naman po ito? Ayan, nagpapa-upgrade na siya. So this is somehow the downside, no, pagdating sa mga free trials. Kasi may mga prompt talaga na lumalabas suggesting that you have to upgrade the application. So again, here in export web application. So web application po, magkikreate siya ng HTML5 application. So you can customize and preview the interface in the customized window. The exported file should be uploaded to a server to be accessed through a browser. Pero hindi natin siya gagamitin, no, kasi kailangan pa natin siya ng web application. And this is a little bit risky and medyo complicated siya.
So, export desktop application, we also have this type. So, kung meron kang desktop na Windows, you can create it. Sa Macintosh, you can create it. Chrome app, sa mga Chromebooks po ito. And you can also edit the application information. Next one, we have the mobile app. No, ito po pwede mo rin naman siyang i-export for the mobile app. But, since we are using, or I am going to suggest an application to read, para ma-read po ang yung ating ebook, hindi na po natin yan kailangan. Integrate with LMS, SCORM, ito po yung mga SCORM-type devices. Host online, actually this will cost you a lot because hosting it online will, you have to pay for it. Kasi syempre may license tayo kapag ka pinapublish natin siya online. So we have to pay for it. And export to library. As we can see yung trial mode natin. Okay, so ang exporting to library, now, ito po yung URL. Okay, ito sa library, meron tayong URL na tinatawag. Yung library natin, merong URL na kung saan po pwede nating i-forward na lang sa ating mga students o sa ating mga readers para ma-access yung mismong library natin. So as we can see, we have the trial mode. Ang trial mode po ay tumatagal lang ng 30 days. And then after 30 days, kailangan mo na siyang bayaran if you wanted to continue accessing your library. And I just checked how much is the starting price of Kotobi. Makikita po natin dito sa kanilang site, no? The starting price, papakita ko na para naman hindi ako mukhang modus. The starting price will be $100. Alright, para sa different types of licenses. And if you're going to convert it into peso, it costs 5,000 pesos in a Philippine peso. So it is very expensive. For me, ha, expensive siya. Kasi 5,000 pesos for the library. No? So if ever lang, if let's just say that you are willing to give 5,000 pesos for your library, you can manage your library here sa manage. So, you have your library here. Ayan po, pwede mo siyang i-manage dito. Alright, so your library, ito yung URL na sinasabi natin. Kapag kaklik mo yan, lalabas ka o mapupunta ka sa isang browser, po pwede mong i-copy yung URL dun sa browser na yon and then i-paste sa mga students mo or i-forward sa mga students or sa mga readers mo para ma-access nila yung library mo. Para makita mo kung ano yung mga books na pinublish mo, eto yan. You can also have it by categories. Ayan. And then you can also track kung sino yung mga users mo o yung kung ilan yung mga users mo. Alright? So we have the promo code, we have the customize, the settings, and the import. Alright? So you can explore it if you are willing to pay for your library. But for me, unfortunately, ako ay mahirap lamang. So, I will go for free. Diba? For free. So, we've already exported it. Kung kailangan nating magbayad para makapag-access tayo sa library at ma-access ng student natin yung library natin online para mabasa yung module natin. Pero the problem is, you are not willing to pay for the library. Paano makukuha ng mga readers mo yung ebook. So here it goes. Punta tayo ngayon dito sa makita niyo ang aking kodigo. So punta tayo ngayon, nasaan na 'yon? All right. So punta tayo ngayon dito. As we can see, pinublish na natin siya as ebook. All right? So po pwede na siyang i-forward. Ang tanong, anong platform ang gagamitin mo para ma-forward mo sa mga readers mo? I do not recommend you to use Messenger since ebooks are supposed to be transferred via Bluetooth or via ShareIt. And since dahil nga naka-lockdown tayo and you cannot share the module via Bluetooth or ShareIt, we are going to share it or transfer it or forward it through our Gmail accounts. So punta tayo sa ating Gmail accounts.
And I assume that you know the Gmail accounts of your readers. Alright? So, as you can see, dito sa inbox ko, ayan, makikita ninyo, ay! Yung mga nag-i-email sa akin, huwag na nating pansinin yan. So, in-email ko sa sarili ko, ayan, sariling sikap ako dito eh, diba? So, in-email ko sa sarili ko yung Donut EPUB. Ayan. So, ang gagawin ko ngayon, bilang, kunwari ako si teacher, tapos ako rin si student, diba? So, i-access ko, i-open ko yung Gmail ko by the use of my cellphone, that is why I am using my cellphone now. At isi-save ko siya sa cellphone ko, and then, tatry ko siyang basahin yung downloaded file sa aking cellphone. Alright? So, let's go. Again, you just need to send. I will not tell you, I will not teach you on how to compose a message and send it, ha? Because I assume that you already know it. So, again, send it to your student. Kung pwede ka namang mag-multiple send, you just have to copy and paste the email address of your students, or pwede ka rin namang mag-send sa Drive and then i-share mo na lang sa kanila so they will be able to download it. And then, pupunta tayo ngayon sa aking device, aking cellphone. Ayan. Subukan nating mag-present sa aking cellphone. Ta-transfer na ako sa aking cellphone. Ayan, nagpalit na ako ng mic. Alright? And then, pinapresent ko na siya by the use of my cellphone. So, nakikita nyo ngayon yung aking cellphone. Ayan, yung aking cellphone. So, i-access ko yung ginawa natin o yung nung dinownload natin na video, na ebook through the Gmail. Alright? So, pupunta tayo sa Gmail ko ngayon. Hi! Alright? So, nakikita natin yung mga nag-i-email sa akin. COL, huwag nating pansinin yan. So, punta tayo ngayon dito. Alright? So, halimbawa ako na si student, ako na si reader, po pwede na niyang i-download yan. Alright? So, kapag ka click ulit natin, they know how to download files naman na. Alright? So, save file lang. Save file lang. Since I already have this, kasi dinownload ko na sa earlier, I don't have to save it again. Para wala akong double entry. So, pupunta tayo ngayon sa files ko. Titignan natin ngayon kung nasa akin, nasa files ko na siya. Alright? Punta tayo sa files. So, as you can see, ayan na yung files ko. Huwag nating pansinin yan. It's all about stocks and stuff. Alright? So, nandyan na yung Tonet EPUB. So, ayan na po yung ginawa ko kanina sa laptop and transferred to my cellphone. Now, si student or si reader, sasabihan natin sila that they have to download this application. This application is Kotobi Reader. I will be giving the URL on how to download the Kotobi Reader so they can access and download and install it on their cell phones and they're on their gadgets. Kotobi Reader, click lang natin. Ayan. Ayan. So, as you can see, in-open ko na rin kasi yung kanina. Ito, kaya nandyan yung module in Beauty Care. Pero clear muna natin. Kunwari, hindi ko pa siya na-open. So, all they need to do is to open EPUB file. Makikita natin yung mga PDF file and then ebook file na meron yung bata sa kanyang device. So, ang kailangan nilang gawin is to click the EPUB o yung downloaded ebook from teacher or from doon sa author. And there you go, they can access na yung ebook na ginawa ni teacher. Alright? So, meron na sila. Now, kung meron naman silang kapitbahay, di ba? Kung meron silang kapitbahay na nakaklase nila or grade level nila, they can also transfer and they can also have a copy or forward the copy by Bluetooth or share it. Alright? So, I think that is the best way to transfer books or ebooks without using the library because library is somehow expensive, di ba? Sa part natin, we have to pay 5,000 pesos for the library. Unless, di ba, payagan tayo or bayaran ng ating department yung license for that.
but unfortunately, I don't think that they will do that. So we have to think for a possible way on how we will be able to transfer and give the modules to our readers in this kind of time. So I think that will be, I'm here, I'm back. So I think that will be the end of this tutorial. I hope that you learned a lot. If you have questions, you can comment it down below so I will be able to answer questions hanggang sa makakaya ko po. Stay safe and God bless.